record na. Yan. So, yung ang salita kasi ng Diyos, kahit ulit-ulitin mo, palagi may bagong mensahe. No, di ba? Yan. So, kahapon, on Monday, kahapon, ito rin yung message. And then ngayon, ito pa rin yung story natin. Pero iba naman yung emphasis. Pero almost the same din, pero iba yung emphasis. Yan, welcome po, Ma'am Sela. Yan, so umpisahan ko na, no? Basahin ko muna yung ano, yung story. Parang ano lang din to, Friday Habit. Basahin ko lang muna yung story para sa mga hindi nakakaalam. Teka, bago ko umpisahan, bukod kay Ma'am Rona, sino yung nakakaalam ng story ni Zaccheo? Sino nakarinig na? Wala pa. First time. Ayan. Sige. Umpisahan ko na. Ayan. So, mag-share screen ako. Si Kuya Kim, hindi pa makaka-online. Ayan. Sige. Saan na ba? Basic. Nakikita ba yung ano? Tama ba yung nasa screen ko? Ito? Yung may lalaki? Opo. Yes po. Ayan, sige. Ayan, so, umpisahan kong basahin yung story. Good evening. Good evening, Doc. Ayan, so, Jesus meets Zaccheus. Mula sa Book of Lucas, chapter 19, verse 1 to 10. Ayan. So, basahin ko yung story and then mag-opening prayer si Ma'am Rona para sa atin. Ano? Ayan. Ito si Zaccheo. Ito si sa English, Zaccheus. Sa Tagalog, Zaccheo. Ayan. Basahin ko yung story. Sa Lucas chapter, ano to? 19, verse 1 to 10. So, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. So, ito si Jesus, ha? Ayan. May isang tao roong ang pangalan ay Zaccheo. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay panda. Yan. Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. So yung dadaanan ni Jesus, nauna na siyang tumakbo. Yan. Tapos umakyat siya sa malaking puno. Ang sikamoro, malaking puno siya. So umakyat siya para makita niya si Jesus dahil siya ay pandak nga daw. Yan. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Yan. So si Jesus, although hindi ito yung totoong Jesus, ano? Story, ano lang to? Movie. So, nung tumapat si Jesus, tinawag niya si Zaccheo sa kanyang pangalan. Bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Yan. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Zaccheo. O yan, yung ito. Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Actually, yung binabasa ko pa lang ito, nabibless uli ako eh. Kahit napag-aralan natin kahapon, ilang beses ko na nabasa to. Pero alam mo yun, na-excite ako palagi kapag binabasa ko to. Ito yung isa sa mga favorite talaga ko. Sa lahat ng mga Bible study, hindi maaalis tong story ni Zaccheo. Yan. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Yan. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Yan. Good evening, Ma'am Nerissa. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses.
At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. So yun lamang po, purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita at pangunahan tayo ng panalangin ni Ma'am Rona. Ayan, so let us pray. So let's close our eyes and bow our head and feel the presence of our Lord. Panginoon, salamat po sa araw na ito, Lord God, at sa oras na ito na inyong pinagkaloob sa amin, Lord God, sa provision mo, Panginoon, sa gawain ito. And Lord, nawa itong gawain ito, Lord God, ay walang ibang maitaas, Panginoon, kundi ang pangalan mo, Lord God. Lord, salamat sa mga taong dinala mo dito na wino, Panginoon, ikaw ang kumilos, ikaw, Panginoon, ang nag-touch, Panginoon, ng puso ng bawat isa, Lord God. Lord, sa gagamitin mo, Panginoon, na magbabahagi ng iyong salita na si Dr. Lord God, ikaw, Lord God, ang manguna sa kanya, ikaw, Lord God, ang kumido sa kanya, Lord God, na hindi makita, Lord God, kung ano man yung kamalian sa kanya, Panginoon, kundi makita, Lord God, ang kapangyarihan mo sa buhay niya, Lord God. Lord, sa lahat na nandito, Panginoon, na may mga bigatin, Panginoon, may mga dinadala, Lord God, the worries, Panginoon, we surrender it to you, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, Lord God. Lord, let your Holy Spirit be upon us, Panginoon, na Lord, ikaw ang magbigay ng wisdom, Lord God, kay doctors para maibahagi, Lord God, ang nais mo, Panginoon, na matutunan namin dito, na Lord, let your Spirit be upon us, Lord God. Lord, alam namin na sa bawat oras na nilalaan namin, Panginoon, ay walang sayang sa iyo, Lord God. Lord, you will gonna multiply, you will gonna bless, Panginoon, sa lahat na nandito, Lord God. Lord, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa, Lord God. Alam namin, Lord God, na sa gawain ito, ikaw ang aming nasa kalagitnaan, Lord God. Lord, sa lahat ng aming ginagawa ay patuloy na itaas, patuloy na dakilain ka, Panginoon. And Lord, patuloy kaming maglaan ng oras, mag-commit, Panginoon, para sa pag-aaral ng iyong salita, Lord God. Lord, salamat sa lahat ng biyaya na aming natatanggap at ang darating pa, Lord God, by your amazing grace, amazing love, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. So, again, welcome sa ating maikling Bible study. Ayan. So, malinaw ba yung story sa atin? Merong isang tax collector, tapos parating kasi si Jesus, so gusto niyang ma-meet si Jesus. Kaso, ang daming mga tao. Yan dito, ang daming mga tao. Ayan, ito si Zaccheo. Tapos hindi niya makita si Jesus dahil siya'y pandak. So anong ginawa niya? Tumakbo siya ahead at umakyat siya sa puno ng sikamoro. Malaking puno yun para makita niya si Jesus. Yun lang naman ang goal niya para makita niya si Jesus. And tumingala si Jesus sa kanya. Pagtapat sa kanya, tumingala si Jesus sa kanya. And then pag tinawag siya ni Jesus by his name. And then sabi niya, pupunta ako sa bahay, baba ka dyan, pupunta ako sa bahay mo. Kailangan kong pumunta sa bahay mo. Ayan, tapos excited siya, bumaba siya. Halos mahulog pa siya sa ano, mula doon sa puno, di ba? Nagmamadaling bumaba. And then, yun, tuwa siya and yung mga tao, meron na kasi mangot, iba't ibang opinion, di ba? Tapos sabi sa kanya, nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi kay Jesus. Diba? And then, ayan. So, kasi tax collector eh. So, mamaya ko na i-discuss. So, ngayon, ano yung lesson dito? So, number one, ano yung mga lessons natin dito? Ayan, unang-una, pag sinabing ano, di ba pag, sa even today, di ba, pag tax collector, anong ano natin? Sige, pwede kayo sumagot, mag-unmute. Pag tax collector, anong image ng mga taga-BIR sa atin, sa kasalukuyan? Sige po, sagot po kayo. Kurakot. Ha? Kurakot. Sakim. Ha? Ano na? Ba't mo ko tinatawag, Abs? Sakim. 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 O yan. Ano pa? Ano pa? Kurakot. Na mayaman, di ba sila yung mga mayaman? Kasi kurakot sila. So, noon pala, meron na palang ganun, ano? At isa na nga dito si Zaccheo. So, tingnan natin yung character ni Zaccheo dito. Ang even ng tingin ng mga tao sa kanya, makasalanan. Na tayo din naman, ang tingin natin sa mga taga-BIR, di ba? Lalo na yung nakakaranas na nagbabayad ng tax. Di ba? Pag nagbabayad ng tax, talagang hindi pwedeng walang under the table.
Diba? Kasi ganun yung mga ano nila. Mga, ewan ko ba, parang marapang mauubusan sila ng ano. Yan. Ito yung pinag-uusapan natin. Si Zaccheo, ganyan siya. Ganyan siya. So, paano natin siya marirelate sa atin, sa ating buhay? Na marami sa atin, hindi man tayo tax collector, pero ang bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang kapintasan. Tama ba? Si Ma'am Nerissa, baka meron kang gustong idagdag yung tungkol dito. Ano yung mga klaseng kapintasan ba meron tayo bukod sa pagiging tax collector? Unmute ka, unmute. Nagtatawag yan. Yan. Sige. Ay, wala pa ng sound. Ako, sa susunod, i-testing mo yung ano mo, mic mo. Yan. Baka sa ano mo, sa earphones mo. Baka hindi, pag tinanggal mo yung earphones. Sige, magtatawag akong iba. Yan, next time, Ma'am Nerissa, ayusin mo yung audio mo para makapag-participate. Yan, si Sir John Paul, sa palagay natin, ano yung mga kapintasan natin na bukod sa pagiging tax collector ng tao? Ano daw, makasarili na parang yung mas inuna natin yung sarili nating kapakanan kaysa sa iba. Kaya parang sa yun sa mga nagiging bad image, especially ng mga tax collector. Parang mayor. Hindi naman saan nila lahat ko, pero parang maraming ganun na nasa gobyerno na mas inuuna nila yung sarili nilang kapakanan kaysa sa ibang tao na may nagiging magandang image lang sila kapag tumatakbo sila, pero pag nakaupo, doon na lumalabas yung tunay nilang katauhan. Parang ganun daw. Yun. So ano pa yung mga kapintasan? Si Ma'am Jen, nagtataas yata ng kamay. Sige. Apo. Ano po? Di ba po, hindi ko din naman po nilalahat. Karamihan din sa ibang tao na yung greedy or yung mapaghangad ng more pa. Meron ka na, gusto mo magkaroon pa. So kaya napapaisip tayo o naiisip natin na gumawa pa ng maling bagay, makuha lang yung gusto natin. Di ba po? Parang ano ganun. Na meron ka na, hindi ka pa kontento, gusto mo more pa. More pa ng more. Yun po. Ayun. So, bukod dyan sa yan, tama yung mga sinabi, bukod dyan, ano pa yung mga kapintasan natin na nagiging hadlang para tayo, nagiging dahilan para tayo yung minsan pintasan din. Diba? Meron tayong mga kanya-kanyang ugali. Hindi man tayo katulad ng mga tax collector, yun, mga corrupt. Pero bawat isa sa atin, ano yung mga kapintasan natin? Diba? Meron tayong iba't ibang klase na mga nagagawang mali sa buhay natin. Now, which is, yan din yung pupuna sa atin. Halimbawa, mga common lang yung mapagmura, mapangpintas. Diba? Yung mga iba't ibang klase, ka-related na rin yung nagnanakaw o kaya ano pa ba. Basta maraming kapintasan na feeling natin hindi tayo karapat-dapat. Diba? At sa one point in time sa atin, naramdaman na natin na hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon. Kasi, ay, nakakahiya naman. Ang dami kong nagawang mali noon. Diba? So, ganito yung, ito yung gusto kong ma-relate natin sa atin na tayo din, dumating din yung time na ang liit ng tingin natin sa sarili. At dumating din yung time na tayo mismo nape-persecute or nade-judge ng ibang tao. Di ba, naranasan nyo na ba yun? Because may nakikita sila sa atin. Na sa tingin nila, sa mata nila, mali. Tama? Ngayon, katulad dito ni Zaccheo, kaya nagbulong-bulungan yung mga tao. Kasi sa mata nila, makasalanan si Zaccheo. Okay? So, babalik ako dun sa ano. So, nakuha niya yung punto na bawat isa sa atin, para din tayo tax collector. Katulad ni Zaccheo. Na yung
masasabing hindi perfect, may kapintasan. So, share screen uli ako. Yan. Tapos, sa verse 3, sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya ay panda. Yan. Na, ito kasi nababalitaan na niya si Jesus, pero hindi sila personally magkakilala. Ngayon, ginusto niya. Na katulad sa atin, ayan, katulad sa atin na mga nandito ngayon. Bakit tayo nandito? Diba? So, si Ma'am Casey, tatanungin ko, bakit natin, Dokte, sama naman ako sa Bible study. Ayan, so tatanungin ko si Ma'am Casey. Kahit short lang. Ayan. So, pwede ka mag-unmute, Ma'am Casey. Ano po? Ba't ako nandito? Naramdaman kong tinatawag ako ni Lord na gusto kong mas makapakinig pa ng mga salita ng Diyos. Yan po. Yan, amen. So yan, ganyan din si Zaccheo. Nung narinig niya, nandyan si Jesus, na-curious siya kasi marami na siyang nabalitaan tungkol kay Jesus at may nararamdaman siya na ito siguro yung kailangan ko. Kasi gaya ng napag-aralan nung Sunday, hindi porket may achievements na tayo sa ating buhay, kompleto na tayo. Ito mayaman siya, kilala siya. Diba? Andiyan na sa kanya lahat. Pero na naramdaman niya na merong kulang. At pakiramdam niya na itong Jesus na dumating, yan ang makakapuno sa nararamdaman niyang kulang sa kanyang buhay. Amen. So ganito si Zaccheo. Kaya tayo nandito eh. Kaya tayo nagse-search, 'di ba? Ano kaya yung pinag-uusapan nila sa Bible study? Baka ito na 'yung makakatulong sa akin. Parang katulad nung yung linya ni Abs Jom dati kay Abs Rudel. Ano kaya iniiyak ni Abs Rudel? Baka ito na 'yung kailangan natin. Ito na lang 'yung kulang sa atin. So ganun din si Zaccheo dito sa story natin. Tapos anong ginawa niya? Hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Ayan. Marami na, katulad ng related to sa mga sinabi natin kanina, na pandak is another limitation. Na maraming nagahad lang sa atin. And even yung crowd na marami, so nakikita natin yung crowd, isa rin to sa mga nagahad lang sa atin. Na yung, bakit ka atin dyan? Di ba yung mga ganun? O kaya, even yung sarili natin ha, even yung sarili, nakakahiya naman, baka ano sabihin nila. 'Di ba? Yung mga ganun, yung pandak na 'yan, yes, pandak siya literally. Pero hindi naging handlang yung pagiging pandak niya para hindi niya makita si Jesus, para hindi niya ma-meet si Jesus. So dito, by all means, lahat ng paraan ginawa niya para makita niya si Jesus. So ganun din sa atin. 'Di ba? Kung alam natin, ano ba yung lesson ko dito? Sabi dito, do not let anyone, even your own self, prevent you from coming to your source of peace and salvation, who is Jesus. Minsan kasi alam na natin eh, di ba? Marami sa atin naka-experience ng ganito. Alam na natin na si Jesus ang kasagutan, pero alam mo yun, naabot tayo ng hiya. Inaabot tayo ng because of our yung tradition natin ay hindi ko naman ginagawa to dati. Yung, di ba, yung takot tayong mag-explore ng bago na months, years na may humahad lang sa atin. Pero dito, do not let anyone. Ito yung crowd. Di ba, yung crowd na humahad lang sa kanya. Even your own self, yung pagiging pandak natin. Yung ability natin. Minsan kasi, hindi ako marunong magbasa ng Bible eh. Hindi ako marunong. So, kahit hindi tayo marunong, kahit hindi natin naiintindihan, go lang tayo kasi alam natin, yan ang magiging source of peace and salvation natin. Who is Jesus? Yan. So, malinaw ko ba? Nakukuha naman po, nasusundan. So, ito, kapag may tama yung mga attitude ng mga iba sa atin, kapag mayroong mga ganitong gawain, ano tayo? By all means, pasok tayo. Dahil dito tayo, dito mafulfill, dito mapupuno yung kakulangan sa ating buhay. Yan. Tapos, anong sumunod? Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon,
Tinuha, tumingala siya kay Sakeyo at sinabi, Sakeyo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. So dito yung before that, di ba, tumakbo siya. Tumakbo siya, umakyat siya sa puno ng sikamoro. So nag-effort siya. Di ba? Nag-effort siya na, Teka, stop share muna ako. Nag-effort siya, di ba, na ma-meet si Jesus, na makita si Jesus. So ganun din sa atin. Kung gusto natin na merong pagbabago sa ating buhay, na alam natin may kulang tayo, tapos nababalitaan natin ang tungkol kay Jesus, mag-e-effort talaga tayo. Parang katulad, isa dyan is, paano tayo mag-e-effort? Wala na si Jesus sa harap natin eh. Diba? Pero saan tayo ngayon mag-e-effort? Si Jesus nasa salita ng Diyos, nasa Bible. So gusto natin makilala si Jesus, gusto natin ma-meet si Jesus, not no sa Bible, basahin natin siya. Amen? And even itong mga pinag-uusapan natin, paano natin mag-meet si Jesus? Katulad ngayon, pinapakilala ko si Jesus sa inyo, kung sino siya. So effort tayo, pasok tayo. Kung wala tayong Zoom, di mag-download tayo ng Zoom, di ba? Wala tayong Bible, bili tayo ng Bible. Regaluhan natin yung sarili natin ng Bible. Di ba? Effort din. Hindi yung magpapa-feed na lang tayo na, ay, wala akong Bible eh, sorry. Yung mga ganon, di ikaw ang kawawa, di ba? Yan. So, tapos, di ba? Balik ako dun sa screen. Hindi naman nabigo si Zacchaeus, di ba? Pagtapat ni Jesus sa kinalalagyan ni Zacchaeus, tinawag siya ni Jesus mismo, hindi sila magkakilala, di ba? Hindi sila magkakilala, pero tingnan niyo, Zacchaeus, bumaba ka agad dyan. Zacchaeus. Di ba? Tayo din. Ito, salamat sa Panginoon dahil nandito tayo. And God is calling us by our names. Casey, Rona, Sela, Jen. Di ba? Baba ka dyan. Kailangan mo tumuloy sa iyong tahanan. Amen? Di ba nakaka-bless, no? Yung sa dinami-dami, pansinin nyo dito, sa dinami-dami ng tao na sumusunod sa kanya, pinag-iipunan siya, na pinag-aagawan siya, na makita siya. Pero itong si Zacchaeus na pandak, di ba? Siya yung tinawag ni Jesus by His name. Amen? Napaka-special. Pero kita nyo ha, sino ba si Zacchaeus? Isang makasalanan. Diba? Pero napaka-special ni Zacchaeus para kay Jesus. Na yes, diba? Ang dami-daming crowd dyan. Ang dami-daming tao. Pero sino ang pinili? Si Zacchaeus. Amen? So ganun din sa atin. The moment na merong man nag-share sa atin tungkol kay Jesus, parang sinasabi sa'yo ng Panginoon, Zacchaeus o kung ano man yung pangalan natin ngayon, baba ka dyan, pupunta ako sa tahanan mo. Ayun, gaya ng sa heart natin. Sabi, tingnan mo yung word ni Jesus, no? Kailangan. Amen? Diba? Nakaka-touch, no? Kailangan kong tumuloy ngayon dyan. Mamaya malalaman natin bakit kaya kailangan ni Jesus. So ganun din si sa atin. There is an urgency. Di ba urgent? Urgent. Kasi merong gagawin ng Panginoon sa buhay mo, sa bawat isa sa atin. Amen? Napaka-special natin. Dahil andito tayo, pinag-aaralan natin. And ito rin ang sinasabi ni Jesus sa atin ngayon. There is an urgency for Jesus to come into our hearts this evening. Ayan, kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Ang tinutukoy dito ngayon yung heart, yung puso natin. Kailangan tumuloy ni Jesus sa ating mga puso. Amen? So next, sabi dito, tinan mo, Zacchaeus. Tinawag siya Zacchaeus di ba? Sabi sa Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Di ba nakaka-bless? Yung kaya tayo nandito, alam nyo, hindi aksidente yan. Nasa tiyan pa lang tayo ng ating ina, alam na tayo, kilala na tayo ng Panginoon.
Amen. Darating yung point, ito yung time na tinatawag tayo, ito yung time, ito yung pagkakataon na gusto tayong i-meet ni Jesus. Yung iba sa atin na-meet na si Jesus, pero sa mga first time, this is the right time for Jesus to meet us. Amen, di ba? Hindi aksidente. Alam na ng Panginoon na, si Casey, itong oras na ito, ano ba ngayon, September 6, ay meet kita. Hindi naman pagkapanganak natin na-meet na tayo. May sarili-sarili tayong oras. Amen. Ako, ang time ko, 1985, nung na-meet ko si Jesus. So tayo, let us remember, kailan kaya ako tinawag ni Jesus? No, isusulat natin yan. Mamaya magpe-pray tayo. Kung first time natin magpe-pray, kung first time natin idalangin to, i-record natin to sa notebook natin. This is the time that I received Jesus in my heart. And yan. Okay, so set apart. Tingnan nyo, pag set apart, pinili ka. Tingnan nyo ah, paano yung set apart? Ang set apart, hiniwalay ka sa crowd. Amen? Pinili ka at inalis ka sa crowd for Him, para sa Kanya. Nakukuha, napaka-special, di ba? So tayo dito, we are set apart, bawat isa sa atin. Because as we speak, Jesus, si Jesus ang kumakausap sa bawat isa sa atin. And ano pang natutunan natin dito? Nagmamadaling bumaba si Zacchaeus at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. So what will be our response? Amen? Ano yung response ni Zacchaeus? Diba tuwang-tuwa siya? Excited. So ganun din tayo. Let us be glad. Let us rejoice. Because God is calling us. Why? Actually, hindi naman niya alam kung bakit siya natutuwa eh. Diba tayo din, diba? Kapag nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, hindi natin alam bakit gumagaang yung pakiramdam natin, di ba? Bakit tayo natutuwa? Di ba? Yan. Tapos, sabi dito, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forever. Siguro ito yung naramdaman niya. Na yung, sa pag meron tayong presence ng Panginoon sa buhay natin, andun yung fullness of joy. Iba yung happiness sa joy. Ang happiness, masaya ka lang pag nandyan yung barkada, kapag may pera ka, andyan lahat ng mga needs mo. Pero ang totoong joy, kahit wala ka, masaya ka pa rin, kontento ka pa rin, meron ka pa rin peace, meron ka pa rin kapayapaan. Yun ang joy. And dito, siguro naramdaman ni Zacchaeus. Hindi pa man niya alam kung ano mangyayari sa kanyang buhay, basta ang alam lang niya, tinanggap lang niya si Jesus. Natutuloy si Jesus sa kanyang buhay. So ganun din sa atin. Mamaya tatanggapin din natin si Jesus. Tanggapin lang natin because merong nakalaan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Sa Psalm 16:11. Yan. And then sabi dito, ano yung reaction? Ano yung response ni Zacchaeus? Gladly tinanggap niya yung invitation ni Jesus. Pero ano ngayon ang reaction ng maraming tao? Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Actually, maraming ganito sa paligid natin, di ba? I-judge talaga tayo. Actually, forgive me for the word. Pero maraming judgmental sa ating paligid. Di ba? Pero nagpa-apekto ba si Jesus at saka si Zacchaeus? Di ba? Hindi nagpa-apekto yung plano ng Panginoon. Natuloy pa rin. So ganun din sa atin, huwag tayong magpapa-apekto sa sasabihin ng taong nasa paligid natin. Amen? Kahit, kasi tingnan nyo ha, si Zacchaeus, alam naman niya makasalanan siya eh. Alam naman niya nandadaya siya eh. Tayo din naman, di ba? Alam naman natin kung nagkakasala tayo o hindi, tama. Di ba? At dahil alam natin yan, minsan tayo mismo ang nagkukundina sa sarili natin. Amen? Di ba tayo mismo yung nagja-judge sa sarili natin? Hindi na kailangan mag-judge ibang tao eh. In such a way na kahit hindi naman nagja-judge ng ibang tao, feeling natin ginajudge tayo. Because yung sarili natin mismo nagja-judge. Yung nagiging paranoid tayo na yung ginagawa natin sa sarili natin, ipinapasa natin sa iba. Di ba? Nakaka-relate ba tayo? Minsan ganun tayo. Pero
kung sino man ang nagja-judge sa atin, ibang tao man o sarili natin, huwag tayo magpapa-apekto as long as si Jesus ang tumawag sa atin. Tuloy lang. And even si Jesus, hindi siya nagpa-apekto. Even siya, Diyos na nga siya, ginudge pa rin siya. Sabi, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Diba? So, ganun din sa atin. Kaya ako, personal, wala akong pinipiling tao. Kahit sino ka pa, kahit alam kong marami kang ginagawang mali, as long as mag-a-approach ka na doktes, gusto kong mapalapit sa Panginoon, irregardless kung anong naririnig ko tungkol sa taong to, tungkol sa'yo, hindi ko papansinin yan. Kasi tayo, at andito na tayo, kasi ako nandito na ako sa level na being Christ-like. Andito na ako sa level na yung passion ko ay passion ni Jesus. Ano ba ang passion ni Jesus? Kuya Kim, ano ang passion ni Jesus? Soul, Doc. Soul. Kaluluwa. Yan ang passion ni Jesus. Kaya nga siya nagsikripisyo eh. Nagpinayaan yan, hagupitin siya, mamatay siya sa krus na Alipustayan, duraan siya, hubaran siya because para sa salvation of souls ng kaluluwa. So ako na, nandito na rin ako sa level na ganito. I don't care kung sino ka, kung anong nagawa mo, kung anong maling ginagawa mo. Basta as long as lumalapit ka at gusto mong maranasan yung salvation, yung pag-ibig ni Jesus Christ, yun din ang i-offer ko. Yun din ang ginagawa. Yung pagiging Christ, kasi ang passion ko is kaluluwa. Amen. I will not judge you. Lalampasan ko ng tingin kung ano man yung ginagawa mo. Ganon din ang Panginoon kasi. Ang Panginoon, nilalagpasan niya ng tingin ang mga maling nagagawa natin. Kasi bakit? Sabi nga dito, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have come to call the righteous, but sinners to repentance. Hindi naman, kung okay ka na, kung wala kang sakit, hindi mo kailangan ng doktor. Tama ba? E ba't ka pupunta sa doktor? Crush mo yung doktor. Ay, punta ako sa doktor, pogi ng doktor eh. Di ba yung mga ganun? O, di ba? So, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Yun ang ibinaba ni Jesus. Kaya siya nagkatawang tao dahil para sa mga makasalanan. I have not come to call the righteous but sinners to repentance. Hindi naman kukonsentihin ng Panginoon ang kasalanan. Yes, pumunta si Jesus para sa mga kasalanan, para to call for repentance. Magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Amen. Hindi naman porket para sa kasalanan mo pumunta si Jesus eh sige, hindi kanya hagul, oh sige anak, sige tuloy mo lang yung kasalanan mo na yan. 'Di ba? Okay lang sa akin yung kasalanan, hindi. Para magkaroon tayo ng pangbabago. Amen. So next slide. Ayan, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus. Ayan. Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. So after nun, 'di ba? At kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Yun. So ano mapapansin natin dito? One word. Give me one word. Ayan. Dito sa binasa, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayama at kung ako may nadayang sinong isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Sige. One word. Pakisagot po. Ano yung one word na magde-describe dito? Si Ate Baby, nag-unmute. Open cam, bawal sumagot nang hindi naka-open cam. Humbleness, Doc. Si Ate Baby. Kababaan ng loob, Doc. Sino sumagot? Si Ma'am Sela. Ayan, kasama na yon. Sino pa? Forgive, Doc. Pwede rin. Kasama na yan dyan. Sasabihin po kasama yan doon. Sige pa. Repentance. Pag may repentance, ito ang resulta. Sige, bibigyan ko ng 10 piso o makasagot. Si Ma'am Jen. Generosity. Kasama na yan doon.
Ano, Doc? Pag may repentance, kasama na. Teka, teka. Yun ang susunod. Shameless. Sincere. Sincerity, Doc. Sincerity. O, si Ma'am Christine, ano yung sinabi ni Ma'am Christine? Eh, si Ma'am Rona? Nag-iisip ako, Doc, eh. Sige na, baka hindi tayo matapos dito. Pagtanggap, change life. Yan. Ang pinakamalapit is change life. Pero yung mas magandang word is transformation. Nagets? Narinig niyo yung kahapon? Transformation. Pag transformation, may pagbabago. Nag-transform. Di ba yung transformers? Alam niyo yung transformers? Di ba? Yung transformers, kotse, nagiging robot, robot, nagiging kotse, nagkakaroon ng pagbabago. Iba yung itsura. Tama? So dito sa pinag-aralan natin, nag-iba yung itsura, yung dating makasarili, yung dating kurakot, naging generous, naging humble, naging mapagbigay, di ba? Ano pa? Ano ba yung mga sinabi niyo dito? Yung tinanggap, nagkaroon ng pagtanggap ng kanyang pagkakamali. Nakita niyo yung transformation, yung lahat ng tama na pag-uugali, lumabas sa kanya. Amen? So yun yung word, meron akong ano dito. Share screen ko. Yan. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kasi na-meet niya si Jesus eh, na-encounter niya si Jesus. Once we receive Jesus in our lives, makikita mo merong transformation sa iyong buhay. Amen? So the true sign of having Jesus in his life is transformation. Meron at meron magpagbabago. Sa atin, mararanasan natin yan. May pagbabago. Iba na yung mindset natin, iba na yung mga sinasabi natin. May transformation. Amen? O si, ano, is maikli lang. Kinukopyo niya pa. Sige. Yan, true sign of having Jesus. Ngayon, kung walang transformation, kahit binabanggit mo ng bibig mo, ay tinanggap ko si Jesus, pero kung hindi nakikita sa buhay mo, hindi totoong nasa puso mo ang Panginoong Hesukristo. Amen? So dito sa ating kalagitnaan, meron ba tayong napansin na pagbabago? Kahit ano, two words lang, o one sentence, meron ba sa atin nakapansin sa sarili niya na pagbabago? Na may transformation? Si Ma'am Sela, umu-oo. Ano yung napansin mo? Kasi ako napansin ko rin eh. Parang ano, Doc? Parang mas lalong sumigla ang buhay kapag ano, mas nakikilala mo yung mga salita ng Diyos. Parang yung mga ano niya, yung way na ginawa sa isang tao, Doc. Parang lalong sumisigla ng gusto. Parang ganun, punong-puno ng kasayahan, Doc, yung puso mo. Yan, punong-puno ng kasayahan. Tapos ano pa? Si Ma'am Rona, yan, isang example. Sa akin, Doc, siguro ang sa akin ngayon, ano kasi bago ako pumasok dito, may iniisip ako eh. Pero through this ano topic, ramdam ko yung ano, at peace, parang ang payapa ng ano ko. Naging mapayapa yung isip sa kapuso ko right now. Kasi kanina may mga iniisip-isip ako eh. Yan po. Yun. So, anong klase ng transformation na, ayan, tama yung mga, yan yung mga experience nyo, yung nagkaroon ka ng joy, kung dati palagi kang nag-aalala, palaging problemado ka, aburido, pero this time, may joy ka na. Kung dati, mabulaklak yung dila natin, alam nyo na yun, di ba? Kung mabulaklak yung dila natin, this time, ano yung transformation natin na, minsan nadudulas tayo, pinapalo na natin, pero ngayon pinapalo na natin yung bibig natin. Tama ba? Kung dati wala tayong interest sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ngayon excited na tayo na nagbabasa ng salita ng Diyos. Tapos sabi ni Sir Nico na parang feel mo, di ka napapagod, di ba? Tapos may peace of mind. Kung dati gulong-gulong yung isip mo, hindi ka makatulog, pero ngayon nakakatulog ka na. May peace of mind ka na.
payapa na kahit ang daming tao, kaya mong kumilata sa gitna ng maraming tao. 'Di ba? Kahit bato lang yung higa, ano, makakatulog ka, 'di ba? Yung mga ano, tinawin yung mga pulubi. Ewan ko ha, pero kita mo mga, sabi ko, itong mga to may mga kapayapaan to. Kahit ang una nila ay bangketa, nakakatulog sila. No? Pero tayo, nasa kama na tayong malambot, pero marami hindi nakakatulog. No? Kasi maraming iniisip. No? Simple kasi yung iba, simple lang ang iniisip nila. Tayo, komplikado. So, ano pang ano, nagiging uhaw tayo, uhaw tayo sa salita ng Diyos. Diba? Yung dati, nagsisinungaling tayo, ngayon din na tayo nagsisinungaling. Dati, judgmental tayo. Lahat na lang ng pangit sa ibang tao, palag yun ang nakikita natin. Pero ngayon, ang nakikita na natin, yung mga magagandang ginawa nila. Diba? Kung dati, eh, ah, basta, kung, ay, si Ma'am Jen, ayan, may sasabihin daw si Ma'am Jen. Ano lang, gusto ko lang kung i-share kasi totoo siya na nangyayari sa akin po. No? Di ba likas sa atin po talaga na kapag kayong nagagalit tayo or merong mga taong nagkakamali o may nagkamali, may nagawang mali, ang initial reaction natin ay magalit. Sabayan din yung mali ng mali pa. Parang ngayon, yung sa akin, yung transformation or parang realization po, antayin mong kumupa yung galit. Yung time na galit ang lahat, mag-pray ka. Yun yung ginawa ko or ginagawa ko na po. Pagka talaga galit ako, hindi ko sasabayan. Ipag-pray ko, pag umupa na, parang binibigyan ako ni Lord ng ano, wisdom na makapag-isip. Kapag ka okay na, parang yung galit nawawala, napupunan yung puso ko ng ano, ng parang maganda. Ngayon, pagka right time na, lalabas yun. Instant yun, hindi siya ano, parang walang galit, ganun, payapa yung lumalabas. Hindi siya kailangan galit sa galit. So yun yung parang natutunan ko po. Ganun. Yeah. Ayun lang po. So yun, yan yung magandang example ng transformation. And mapansin natin na, si Jesus, ba kinumand niya yon? Oh, nandito ako, ipamigay mo yung mga, ano, yung kalahati ng kayamanan. Kinumand ba niya? Yes, no? No. Automatic. Diba? Just the mere presence of Jesus in your life, in your heart. Merong pagbabago kasi si Jesus mismo ang nagbabago ng puso ng tao. So dito natin makikita, no, yung may kusa na. Kasi si Jesus na yung nandito eh. Siyempre, kung pusong bato ka before, meron ka ng puso ni Jesus. Siyempre, siya yung magro-rule na sa iyong buhay. So, di ba, mapapansin mo na lang yan, hindi ka mag-e-effort, mapapansin mo na lang sa sarili mo, nagbago ka na pala. And even yung ibang tao, magtataka na, uy, bakit ganyan ka? Ikaw ba yan? Yung mga ganun, magtataka na sila. Diba? Ganun mag-transform si Jesus. Kasi sa atin, marami na, sa atin naman, alam naman nga, gaya nga sinabi ko, alam natin kung anong tama at mali. Pero hindi natin magawa-gawa yung tama. Kasi parang alipin tayo ng mga mali. Diba? Ang kailangan natin para maayos natin yung mga dapat ayusin is si Jesus ruling in our lives. Amen? Yan. So malinaw ba yon? Transformation. Si Jesus ang nagtatransform, hindi tayo kinokomand ni Jesus. Kailangan lang, kaya tayo, kung meron tayong mga mahal sa buhay na konsumisyon, may mga kaibigan tayo na pinapahamak tayo. Yan, I will put a new heart and a new spirit. Pinapahamak tayo. Ang sagot lang dyan ay kailangan nito si Jesus. Amen? Kailangan nito si Jesus para magbago na siya, Lord. Eh, sawang-sawa na ako sa Kanya. Magpakilala ka na sa Kanya nang magbago na siya. Amen? So, yon. Ano bang mapapag-aralan natin? Ayan, medyo nabanggit ko na matatapos na rin lang tayo. Ayan, at sinabi sa Kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ayan, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw.
kahawid lang nito ang kaligtasan. So, ibig sabihin, ano pala yung urgency? Yung salvation. Yung urgency pala na kailangan ni Jesus, kaya kailangan tumuloy, eh, yung kaligtasan ni Zacchaeo. Yung, tingnan nyo ah, dahil alam ni Jesus na yung ginagawa ni Zacchaeo is tungo sa kapahamakan. Alam ni Jesus na kailangan ko nito. Kasi mapapahamak to eh. Kawawa naman si Zacchaeo. Amen. So ganun din sa atin. Ganun din sa atin. Na alam ng Panginoon, kaya tingnan mo, pinipili talaga eh. Na, kasi minsan magtataka tayo, katulad iba, bakit nakikitungo siya sa mga makasalanan? Magtataka tayo na bigla na lang inintroduce natin sa Jesus. Bakit meron nag-share si Jesus? O bakit narinig natin ng tungkol kay Jesus? Because alam ng Panginoon, kailangan kanya. Kailangan, ayaw kanyang mapahamak. Katulad kay Zacchaeo, ayaw pala niyang mapahamak si Zacchaeo. Amen? Yes, kasi bakit? Isa siya sa napili. And siya yung mga napili, pero mali yung nagagawa pala niya sa kanyang buhay. And now, kailangan niya si Jesus. So, ganun din sa atin. We are blessed. We are blessed because si Jesus, eh, pinag-aaralan natin ngayon. And, ayan, katulad ng bawat isa sa atin, alam ng Panginoon na kailangan natin ang kaligtasan. Kasi ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo sa yung, ano, tungo tayo sa impyerno, sa eternal damnation. Ang gusto ng Panginoon, kasama niya tayo sa kanyang kaharian, sa kanyang kingdom, sa darating na araw. Ayan, gaya ng sa verse 10, at ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. We are so blessed. Take note of the word, hanapin. Diba? Salamat at hinanap tayo ng Panginoon. Diba? Napaka-blessed. Hinanap tayo ng Panginoon. Akala natin tayo nag-invite sa ating sarili. Hindi. Tinatch ka lang ng Panginoon, oy. Meron pinag-uusapan doon. Punta ka doon. Pero ang totoo niyan, diba si Zacchaeo, diba? Si Zacchaeo, siya yung pupunta kay Jesus. Pero akala niya, siya lang pumunta. Pero hindi pala. Siya pala talaga ang hinahanap ni Jesus. Amen? We are so blessed dahil hinanap tayo ni Jesus. Amen? So ngayon, sa mga hindi pa tumatanggap kay Jesus, and ngayon tinatawag tayo ng ating Panginoon. Hinahanap tayo ng Panginoon. And we are so blessed. Nandito tayo. And sinong gusto dito tanggapin si Jesus sa kanyang tahanan? Sige, heart-heart nga. Heart-heart. Yan. Ako ha, heart. Yan. So ngayon, mananalangin tayo. Amen. We will pray. We will accept Jesus sa ating buhay. And alam natin kung bakit tayo hinanap ng Panginoon. Because we need that salvation. We need that peace. Kailangan natin siya. And kailangan natin ng transformation. Amen. So sa gabi ito, let us bow down our heads. Wag lang sa isip, sundan niyo yung sasabihin ko, yung words. Kahit hindi na kayo mag-unmute, sa sarili natin, ano? Sa sarili natin, i-confess natin with open mouth. Kasi gusto natin, kasi ang kaaway umaali-aligid yan eh. We will confess, paparinig natin sa kaaway na we belong to Jesus, that we have accepted Jesus as Lord and Savior. Okay? So susundan natin, we will confess with our mouth kahit hindi na po kayo mag-unmute. Okay? So let us bow down our heads. Sundan niyo na lamang po ako. Panginoon, salamat sa mensahe. Sa gabing ito, sa Panginoong Jesucristo. Salamat dahil isa ako sa iyong pinili na tinawag dahil alam mo na kailangan kita. Panginoon, tulad ni Zacchaeo, hindi ako karapat-dapat. Marami akong mga nagawang mali sa iyong mata at sa mata ng tao. Mula ng pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoon, salamat dahil nariyan ka. Salamat dahil
ibinigay mo ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo upang magsakripisyo sa krus ng Kalbaryo para tubusin ako sa aking kasalanan. Panginoon, maraming maraming salamat. Sa gabing ito, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko. At sa pamamagitan ng sakripisyo ng iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, nananampalataya ako na pinatawad mo na ang lahat ng mga ito sa krus ng Kalbaryo. At nananampalataya ako na sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesukristo, ako ngayon ay nabubuhay bilang bagong tao. Magmula ngayon, sa oras na ito, tinatanggap kita, Panginoong Hesukristo, sa aking puso, sa aking buhay, bilang Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang masunod sa trono ng aking buhay. Kayo na po ang maghari sa aking buhay. May mga bagay, Panginoon, na hindi ko kayang baguhin. Pero dahil nariyan ka, Panginoong Hesukristo, kayo po, Panginoon, ang magbago ng aking puso. Transform me, Lord God. Transform my life. At isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ako na lang mag-closing prayer. So, magwawakas ako ng panalangin. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa aming napag-aralan sa gabing ito. Salamat sa mga pinili mo, chosen ones, na nandito, na tinawag mo sa aming pangalan, na mula nang nasa tiyan pa lamang kami ng aming mga ina, ay tinawag mo na kami. Hindi aksidente na narito kami na napag-aralan namin ito. Thank you, Lord, dahil bawat isa sa amin ay naging Sakeyo, na hindi karapat-dapat, merong kanya-kanyang limitations, na pero dahil sa iyong dakilang pagmamahal, ay nariyan ka, handang tanggapin kami sa iyong kaharian sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo. Lord, patuloy nga na samahan niyo po kami sa aming journey bilang mga anak mo, bilang mga niligtas. Transform our lives, transform the lives of these people. And you know the desires of our hearts. Alam po namin na kayo po lamang ang maaaring makatugon ng aming mga pangangailangan sa aming buhay. Unang-una, yung sa aming sarili, ng aming pagbabago. At pangalawa, yung mga needs namin. At pangalawa, yung sa aming pamilya. Maraming maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Pagpalain niyo po kami. Hayaan niyo nga po ng banal na spirito ang maghari sa aming buhay at sa aming mga tahanan. Maraming maraming salamat, Panginoon. Let your glory be felt by each and every one of us. And may we glorify you with our lives, Lord God. Nawa, sa oras na ito, sa beginning this time, sa mga susunod na araw, ang makita nila ay ang Panginoon sa Kristo sa aming buhay at hindi ang aming sarili. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. God bless us po, everyone. Sige, picture po tayo. Ayan. Pwede tayo mag-open cam for picture. Ayan. Yung iba, ano eh. Yan, wala na. Wala nang habo sa picture. Sige. Hindi kayo kita. Sige. 1, 2, 3. Okay. God bless po. Ay, sandali. Ulitin ko. Teka lang ha. Wait lang. Ulitin ko. Humabo si Christine. 1, 2, 3. Okay, God bless everyone. God bless, Doc. God bless po sa lahat. Till next time. Bye. Bye, everyone. Salamat po, Doc. God bless. Bye. Bye.